So, yan. So, derivatives na po tayo. So, ito po yung next topic natin. Derivatives of hyperbolic function. So, dito nilatag ko ulit yung mga formula natin sa derivatives ng hyperbolic. Then, sana, tinake note nyo yung mga formula natin sa hyperbolic, pati yung mga hyperbolic function nila. Kasi minsan, ginagamit natin yun. Hindi porkit nasa derivatives tayo is nakapokus lang po tayo sa derivatives lang. Hindi po yung ganun. Kailangan din is ano natin yan, kailangan din is alam, isulat nyo rin yung ano natin, yung i-take note nyo yung hyperbolic ng mga function, kasi may possible na ginagamit po yun. Hindi po always na dahil ang topic po natin is derivatives is magpo-focus lang po tayo sa derivatives ng hyperbolic. So, ginagamit po yan. So, katulad po ng trigo, hindi naman always ang kapag ang topic mo is trigo is magdi-derive lang by trigo. Hindi po yung ganun. Minsan may identities yun. Kaya, dito sa hyperbolic, minsan ginagamit din natin yung identities ng hyperbolic. So, sagutan na po natin ng problem number 1. So, the problem number 1, that is y equivalent of sine h squared x. So, y prime lang muna kukunin natin. So, madali lang. Kasi tingnan mo, naka-squared yan. So, general lang. Ibaba lang natin. So, that is 2 sine of x, no? So, wala na. Kasi imaginary 1 na yan. Kasi 2 minus 1, that is 1 na dito. Then, multiply sa derivative ng sine. Ano yung derivative ng hyperbolic ng sine? Diba yung cosine? So, that is cosine hu. Yan. So, that is y prime. Ang magiging y prime po natin, that is, ang magiging ganito. Y prime is equivalent to what? Tignan nyo. Ang sine, ang 2 sine hx, multiply mo sa cosine hu. Di ba may identities yan? Equivalent yan ng sine ng 2x. So, okay sana kung hindi yan hyperbolic. Kasi ang gagawin lang natin, tatanggalin lang natin yung h. So, sine 2x na. Di ba? Kasi identities kasi ito. So, pag minultiply mo yung sine sa cosine, identities yung sine 2x. Yan po yung identities niya. So, ito na yung y prime natin. So makinig mabuti. Ang kaibahan lang kasi nito, tingnan mo, ang derivatives kasi, ang derivative ng sine is cosine, which is tama sa trigo. Pero ang derivative ng cosine, di ba dapat dun is negative sine kung trigo. Pero dito sa hyperbolic, positive. Ang derivative ng cosine is positive sine. Unlike sa trigo kasi negative sine. Ang derivative ng tan is secant. Di ba dapat sa derivative ng tan, that is secant squared, di ba? Pero ang derivative ng tan is secant. Secant lang. So ngayon, ang derivative ng cotangent, that is negative cosecant, dapat negative cosecant squared yan. So, dito, ang derivative ng secant, dapat positive secant. Kung trigo, pero pag sa hyperbolic, that is negative. So, ngayon, proceed po tayo sa problem number 2. So, meron pala akong gustong i-discuss kanina. Halimbawa, pag kunin mo yung function o yung hyperbolic ng sine 2x, equivalent yan ng e to the 2x plus, minus pala yung sine. So, minus e to the negative 2x all over 2. Ganyan po yan. Kasi hindi naman siya always na kung ang nakalagay po doon sa hyperbolic ng function is e to the x lang and e to the negative x lang. Hindi po yung ganun. Naging ganun yun dahil ang function doon na inilagay ko is x lang. Paano kung may 2 yung problem? So, wag niyong tanggalin yung 2. Lagyan mo rin ng 2. Paano kung 3 ito? E di 3 dito. Paano kung 4? E di 4 dito. So, ganun lang po. So, ayan. So, tandaan lang po. So, ito. The problem number 2. That is y is equivalent of ln of cosine of 2x, no? So, ano yung derivatives niyan? So, naka-ln. So, y prime is equivalent of 1 all over cosine of h 2x. Diba? Kasi tingnan mo, ang derivative ng ln is 1 all over u, kung u ito. So, i-assume mo lang na u yan. So, 1 all over ito. So, 1 all over ito, then times derivatives nito. So, ano yung derivatives ng cosine? That is sine. Kapag sa hyperbolic, diba? Sine, hindi siya negative dahil nasa hyperbolic tayo. Negative sana kung nasa trigo tayo, pero dahil nasa hyperbolic tayo, that is positive. Sine 2x. Then, yung derivatives nung nasa loob nito, that is 2. Derivative ng 2x, that is 2. So, y prime is equivalent of ito. Imumultiply mo dito, then dito. So, magiging 2 sine hyperbolic of 2x all over cosine of hyperbolic ng 2x. So, ito magiging 2. Kasi sine over cosine, that is tangent, no? So, 2 tan ng hyperbolic, that is 2x. So, ito na po yung sa problem natin sa number 2. And problem number 3. So, damihan natin para mas maganda. So, halimbawa, pag y, e to the x, no? So, I think agree kayo dyan kasi sine over cosine, that is tangent. Ngayon, naka-hyperbolic lang kayo, naglagay lang tayo ng h. Kasi hyperbolic yung problem. So, halimbawa, pag e to the x, sine of x, no? So, paano yan? That is y prime. Ito, madali lang. Kasi tingnan nyo, ang gawin nyo na lang
Huwag kayo, kasi baka, sir, ah, madali lang yan. Sir, bakit kasi naka-exponential? Atakin ko lang yung product rule, makukuha ko na yan. So, hindi po yung ganun. Hindi po yung always ganun. Kasi tingnan nyo, ito yung pinagkaiba. Makinig mabuti. Pag magkadikit yung sine at yung exponential, ibig sabihin, gagamit ka ng identities, yung hyperbolic. Kaya sinasabi ko kanina na huwag nyong kalimutan yung hyperbolic ng identities dahil gagamitin po natin yon. Kapag ganito yung problem na may encounter natin, pag cosine ito, walang problema. Kung katabi na yung exponential, walang problema. Gagamit ka ng identities ng cosine, no? So, kapag tandaan lang, pag yung hyperbolic ng sine magkatabi sa isang exponential, ginagamitan nyo muna yan ng identities. Yan po yung pinagkaiba. Baka gamitin nyo dito product rule, which is mali na po yun. Halina po, makukuha niyong sagot. So, gamitan natin ang identities yung sine. So, that is e to the x. Multiply. Ano yung identities ng sine? Di ba? Ang identities ng sine, that is e to the x. Negative e to the negative x all over 2. So, yan. That is y prime is equivalent of what? Ito, ano na lang natin? I-distribute na lang natin. That is e to the x. That is what? That is e to the 2x. Pero dito, tignan nyo. E to the x. That is 1. Negative 1 all over 2. So, sir, bakit naging negative 1 yan? So, ganito yan. Diba, pag nag-multiply tayo ng parehong exponent, kapag parehong variable at parehong exponent, nag-add ang exponent, diba? So, ngayon, ano yung exponent nito? So, e to the x, e to the e pa rin yan. Ngayon, ano yung exponent ito? That is 1. Dito, negative 1. So, 1 minus 1, that is 0. So, 0 na yan. Kaya, alam natin na ang e to the 0 is equivalent of 1. Kaya, negative 1. So, ganun pa yan. So, ngayon, balik pa tayo dito. So, ngayon, i-ano natin. That is y prime is equivalent of, i-isolate natin ito. So, gawin natin. I-try natin. So, tandaan lang dito, ang topic natin is derivative. So, dito, hindi pa tayo nag-derive. Gumamit pa lang tayo ng identities ng hyperbolic. So, ano yung natira? That is what? That is 1 half of e to the 2x. Yan po yung natira, di ba? Minus 1. Ngayon, kukunin mo yung y prime. So, sorry, wala pa y prime dito. Hindi ko pa kasi na-derive. So, ito yung i-derive natin. Kasi ang topic natin is derivative of hyperbolic. So, that is y prime. Ito, ano ba yung nag-derive dito? Di ba? Yung ano lang? Yung exponent ng exponential. So, ano yung exponent nito? Kasi wala tayong pakialam dito dahil constant. Ang derivative ng 1, that is 0. Pero, ang derivative ng e to the 2x, that is yung exponential. Ano yung derivative ng 2x? That is 2. So, 2 times 1 divide 2, wala na, tanggal na. So, ang magiging y prime mo is e to the 2x na. So, ito na. Akalain mo, ito pa lang yung sagot. So, kung ginawa mo doon kanina, nag-product rule ka na, mali ka na. Mali ka na sa lahat. So, dapat talaga is, tingnan niyo muna kung magkadikit yung exponential. Ito lang tips ko. Pag magkadikit yung sine sa isang exponential, hindi ka po basta-masta magdi-derive dyan. Gagamitin mo na yung hyperbolic ng function. Kung cosine naman, gamitin mo yung pang-cosine. No? Huwag ka muna mag-derive pag magkatabi yan sa exponential. So, proceed ko tayo sa problem natin sa number 4. So, nakakarami-rami na tayo. So, dito na, try natin. Problem number 4. Tayo. So, problem number 4. 4 is y is equivalent of sine of x multiplied by ln of x cubed, no? Yan. So, kunin natin yan. So, dito, try na lang natin kasi wala na. So, yan. Ang derivative ng that is y prime. Ngayon, ang derivative ng sine, that is cosine. Diba? So, bago pala, ano lang muna natin. So, that is cosine. So, that is cosine. Hyperbolic. Then, ito. Ln of function pa rin yan. Ngayon, imumultiply natin yan sa derivative ng ln of x cubed. Ano ba yung derivative ng ln of x cubed? That is 1 all over x cubed. Multiply sa x cubed, yung derivative ng x cubed, that is 2x. So, ito yung alam niyo yan, di ba? Kasi, ang derivative ng ln of x, that is 1 all over x. Kaya lang, naging 1 all over x cubed ito dahil naka-x cubed ito. So, pag makuha mo na yung 1 all over x cubed, kunin mo naman yung derivative ng x cubed, that is 2x. So, yan. So, that is y prime is equivalent of what? Ano mo pwede natin gamitin dito? So, dito, tanggal na yung isang x kasi may exponent dito. So, tanggal yan, magdi-divide. So, ibig sabihin, magiging cosine of ln of x cubed multiplied by 2 all over x. Yan na. So, simplify y prime is equivalent of what? So, ano ba? Pwede natin gamitin ito. Naka-ln kasi yan. So, gamitin na lang natin ang hyperbolic ng cosine, no? Yung hyperbolic ng cosine. So, I think alam niyo na yun. So, that is e to the
ln of x squared plus e to the negative ln of x squared all over 2 multiplied by 2 all over x. I think agree kayo dyan. Kasi tingnan nyo. Yung cosine, yung cosine po natin dati is hyperbolic niya, yung function na yung ln of x squared. So, katulad ng sinasabi ko, ano ba yung function ng cosine? Halimbawa, yung cosine, that is what? That is e to the x minus, plus pala, e to the negative x all over 2. Yan, pag ito, x. So, paano pag yung cosine mo, ln siya? So, idilagyan mo lang ng ln ito, papalitan mo yung x ng ln. Kasi ito, naging x lang yan dahil dito. So, kapag yung cosine, ang function na, that is ln of x squared, magiging ln of x squared plus negative ln of x squared. So, yun ang sinasabi ko kanina. Hindi naman siya always na x, kadipindi po yan sa function ng hyperbolic. So, ngayon, ang gawin na lang po natin, tanggal yung 2 pati ito. So, ano yung natira? Ang natira po, that is y prime is ito. Ngayon, i-property sa logarithm natin ito. So, magiging e to the ln of x squared, then ito, plus e to the, akyat ito, dahil magiging negative yan, magiging ln of negative 2. Tama, negative 2. Properties po yan ng exponential. So, dito magiging x yan. All over niya yung x. No? So, ito, tanggal na ito. Ito, tanggal na. Properties yan. No? Baka magtaka kayo, properties lang. So, that is x squared plus x to the negative 2. All over natin sa ano ito siya? Ano nga to? So, that is x to the so x lang naman no, so that is equivalent of y prime, ito x squared all over x, that is x lang, pero ito maglolo of exponent, so that is negative 2 to exponent na negative 1, that is negative 3, so magiging x is negative 3, so pwede mo yan ibaba dahil negative yan y prime, that is x plus, pwede mo yan ibaba, magiging 1 all over x to the 3 na no. So, ito na po yung magiging sagot natin sa y prime. Sa problem natin sa number 4, no? So, medyo madali-dali pa naman dahil wala pa naman tayo sa inverse, no? So, ngayon. So, proceed po tayo sa problem natin sa number 5.